Yung feeling na gutom na gutom ka, tapos naisip mo, gusto kong magluto. Ano kayang magandang lutuin? Isda? Pumunta ako ng palengke. Nakita ko si kuya, wow, ang fresh yung isda. Magkano? 60 pesos daw ang kalahati. And then excited na ako. Umuwi ako sa bahay, na akong dilisan yung isda para lutuin ko na. Pagkakita ko, ay naku, bumili ako ng isda sa palengke. Oh no! 60 pesos kalahati. Tingnan mo naman yung binigay nung lalaking yun. Naku, palaaway lang akong tao. Sinugod na kita, kuya. Binaligan kita. Parang ano to, pinginasgas ng pating to, ah. Ay naku, ganda-ganda ng tingin ko doon sa isda kanina eh. Ang binigay igalit. Sobrang lambot din. Ay naku guys, hindi ko to maluluto. Ibabalik ko to. Hindi natin pwede na samantalahin tayo ng mga taong ganun. So yun guys, ibabalik natin yung isda na nabili natin. Pag mga ganito sitwasyon, huwag kayo papayag na sasamantalahin yung kabaitan nyo. Nagbayad kayo ng maayos, so kailangan bigyan din nila kayo ng tamang produkto nila, diba? Or yung mga tinitinda nila. Try natin pabalitan kay kuya. Kung hindi niya palitan, bigyan na lang niya yung bayad ko. Tuyo na lang yung bibihin ko. Ay kuya, kayo pa yung binilang ko ng isda. Ay yung kanina lang, wala pang isang oras. Ay di pa palitan, kasi ano eh, hindi ko maluluto ko eh. Kasi baka iba yung nadampo. Hindi, tingnan mo muna yung isda, kuya. Siguro, ayaw ni kuya na maraming satsat. So, binigyan na lang niya ako ng 3 pirasong isda. Pero, that's not my point. Siyempre, para sa sarili ko, gusto ko rin naman ipakita yung side ko. Kasi, ayoko naman sabihin na nag-iinarte ako. Pwede ipakita ko muna, kuya. Ano po? Kuya, dapat ano? Nagbayad pa naman ng maayos. Ganito yung binigay mo sa akin, kuya, oh. Hindi kasi ano eh, siyempre kasama sa timbang. Pwede mapaltan na lang yung ano, yung maayos, kuya. Kasi hindi ko sa malugod. That time na binigyan niya ako ng 3 pirasong isda, hindi po ako umalis. Bakit? Kasi gusto ko ipakita kay kuya kung anong klaseng isda yung binigay niya sa akin. Kasi gusto ko rin ipakita kay kuya na may pagkakamali siya sa naibigay sa akin. Ayoko naman sabihin ni kuya na nag-iinarte ako or nagpapadagdag lang ako ng isda, diba? Gusto ko rin makita niya kung ano yung pagkakamali niya. Para next time, hindi niya ulitin, diba? Ayan. Okay sa isda. Okay na yung isda, diba? Ginawa ko po itong video na ito hindi para siraan si kuya or ang kanyang business. Ginawa ko po ito para maging aral sa lahat ng mamimili at mga seller, lalong-lalo na po sa palengke, na huwag po tayong manamantala ng kapwa. Kung alam po natin na hindi na po karapat dapat itinda, huwag nyo na pong itinda para hindi po tayo masira sa ating mga customer. Hangang-hanga po ako sa mga tendera at tendero ng isda kasi po, itatrabaho po sila ng barangay para kumita ng pera. Pero, meron pong pagkakataon na makakasumpong po tayo ng mga customer na hindi masasayahan sa ating mga produkto. Advice ko lang po sa mga nagtitinda na huwag na po tayo magbenta kung hindi naman po karapat-dapat na ibenta. At sa mga mamimili naman po, maging aral din po sa inyo, kagaya ng napagdaanan ko, na tingnan nyo po muna yung inyong item bago po kayo umalis para sure po na pag-uwi nyo sa bahay, hindi nyo mararanasan yung naranasan ko. Hangang-hanga din ako kay kuya kasi hindi na siya nakipag-debate sa kanyang customer. And siguro, na-realize niya na mali siya, kaya pinalta na rin niya yung isda na dala ko kahit alam niya na malulugo siya. Kung tayo po ay nasa tama, huwag po tayong mag-atubili na lumapit ulit sa kanila at sabihin kung ano po yung tama o mali. Pero dapat in a good way pa rin. Kasi tao lang din po sila. And sasaktan, nagtatrabaho po sila ng marangal para po sa kanilang pamilya. Nagbayad po tayo ng tama, kaya bigyan din po tayo ng tamang produkto. Yun lang po. Thank you for watching guys! Oo, diba?
Masarap magluto pag fresh ang isda. So, tara, magluto na tayo. Kain.